Hi guys! Welcome back to another vlog! So in this vlog, pag-usapan naman natin ang updated baggage policy ng AirAsia. So if you want to know more, please keep on watching. Okay, so first, definition of terms muna. Cabin baggage, hand carry, or carry-on baggage, ito yung mga bag na dinadala natin sa loob ng eroplano. So ito yung mga trolley na maliliit, maleta na maliit, handbag na maliit, laptop bag, so yan yung mga yon. Pag sinabi naman check baggage or check-in baggage, ito naman yung mga maleta, boxes, or mga madalaking dala natin na hindi natin dinadala sa loob ng plane. Itong mga bags na to, iniiwan na natin ito sa check-in counter or bag drop counter sa mga airport bago tayo sumakay ng eroplano. So, dalawa yung i-discuss natin. Yung number one, yung sa cabin baggage or sa hand carry baggage. Number two is yung sa check baggage or check-in baggage. For the cabin baggage, allowed ang each passenger na magdala ng dalawang bags. Una, yun yung tinatawag nating cabin baggage. Ang size dapat nun is kagaya nung sa Cebu Pacific, 56 ang height, 36 ang length, and 23 ang width. Pangalawa naman is a laptop bag, a handbag, or a small bag. Ang size dapat noon ay 40 by 30 by 10. And dapat magkakasya siya doon sa ilalim ng upuan. Ito yung sample ng isang laptop bag. Ayan. Tapos, ito naman yung isang handbag na pwede mong i-hand carry. Ayan, si RJ. And ito pa yung isa. Ayan. O, diba? Mga pasok yan sa handbag. Usually, ito yung mga handbag na ginagamit ko pag nag-travel ako. Eh. Tapos, ang total weight dapat ng cabin bag mo and ang handbag or laptop mo ay hindi mag-exceed sa 7 kilos. So, ang mga available na checked baggage ay 20, 25, 30, and 40. So, nag-try ako guys ngayon, tinignan ko magkano nga ba mag-avail ng checked baggage upon booking. Yung 20 kilos is 390 pesos. 25 kilos is 490 pesos, 30 kilos is 590 pesos, and 40 kilos ay 690 pesos. So, per way yan, guys. So, kung Manila to, for example, ang destination nyo is Boracay, nag-avail ka ng 20 kilos upon booking, magbabayad ka ng 390 pesos papunta, and yung pabalik, iba pa yung babayaran mo. So, kung 20 rin yung kukunin mo, another 390 pesos din yan. By the way, meron din pala si AirAsia na extra carry-on. So, habang nagbubook ka ng ticket mo, pwede ka mag-avail ng extra carry-on for 390 pesos. So, pwede ka magdala ng a total of 14 kilos doon sa carry-on mo. So, for example, di ba may dala kang maleta, 7 kilos yon, and gusto mo, i-hand carry mo lang din yung something, so gusto mo mag-add ng extra carry-on, pwede ka mag-avail, magbabayad ka ng 390 pesos, and pwede ka magdala ng up to 2 bags na ang total weight ay 14 kilos. So, ang weight limit ng each bag for checked baggage is 32 kilos or 70 pounds. And then, ang size limit niya ay maximum ng 119 by 119 by 81 centimeters. So, length with height ulit yun guys. 119 centimeters na length, 119 centimeters na height, and then 81 centimeters na width. Quantity limit, ilang bags ba ang pwede kong dalhin sa mga check-in baggage ko? Ang sabi ni AirAsia, you may bring as many bags as you want as long as pasok siya sa purchased baggage allowance mo. So, for example, nag-purchase ka ng 20 kilos, gusto mo magdala ng dalawang bag, okay lang as long as pasok yung combined weight ng dalawang bag doon sa 20 kilos. For example, 30 kilos naman yung kinuha mo and gusto mo magdala ng tatlong bags, okay lang din as long as pasok naman lahat ng total weight ng tatlong bags na yon sa 30 kilos. O, diba? Yun ang kagandahan sa AirAsia, guys. Pwede kayong mag-combine. For example, group kayo. Pwede kayong kumuha ng 40, tapos 5 kayo, paghatian nyo. Tapos, lahat ng bags nyo, i-check-in ninyo as long as pasok naman sa 40 yung magiging total weight ng mga bags ninyo. So, ano nga ba yung mga usual na nilalagay sa cabin baggage at sa check baggage? Ang usual na nilalagay ko sa cabin baggage, guys, ayan yung mga laptop, cellphone, power bank, wallet, documents, ballpen, IDs. So, lahat ng mga valuable items nilalagay ko dyan sa cabin baggage. And then, ang nilalagay ko naman sa check-in baggage, ito yung mga damit, lahat ng mga sapatos, jackets. So, yung mga mabibigat, doon mo na ilagay sa check-in baggage. Or kaya naman, kung hindi naman kayo kukuha ng check baggage, cabin baggage na meron kayo, okay lang din, kagaya ng mga ginagawa ko sa mga previous trips ko, nakita nyo, 7 kilo lang yung free na cabin baggage ko, diba? Doon ko na nilalagay lahat ng mga damit ko, gamit ko, and okay lang naman as long as hindi siya lalagpas sa dimension na requirement and sa weight limit. So, kailangan hanggang 7 kilos lang.
So, pagdating sa mga fresh or frozen food, ano nga ba ang requirement ni AirAsia? So, yung mga fresh or frozen seafood, hindi siya ina-accept sa checked baggage. Pwede lang siya sa cabin baggage or hand carry, basta ibalot nyo lang ng maayos. Pero, syempre, depende pa rin, no, sa discretion ng mga airport staff, no, ng AirAsia. Pero, usually, ina-allow naman yan, basta naka-properly packed lang. Musical instrument, safe ba siya as checked baggage? Yes, it can be part of your checked baggage, pero hindi siya nire-recommend kasi nga, di ba, baka masira, ganyan. So, mas okay na hand carry siya. So, okay lang na mag-hand carry ng musical instrument as long as pasok siya doon sa weight limit and again, dimension ng cabin baggage allowance ni AirAsia. Kung lagpas siya, you may have to purchase an extra seat. However, yung dadalhin yung musical instrument ay hindi dapat lumagpas ng 75 kilos and yung permitted dimension niya ay height na 103 centimeters, length na 41 centimeters, and width na 41 centimeters. Wedding dress! Kailangan i-check in siya kung lalagpas siya ng 7 kilos. Kung gusto niyo naman na i-carry siya on board or i-cabin baggage niyo, okay lang basta i-properly pack niyo lang and hindi lang lalagpas sa dimension and weight limit yung paglalagyan ninyo. TV, pwede ba mag-check in ng TV? Yes, as long as it's properly packed and again, hindi siya lalagpas ng 32 kilos. Tapos, you will be required lang to sign a release of indemnity form releasing AirAsia from any liabilities. Kasi syempre, i-check-in nyo siya, diba? Basta as long as nakapack lang siya, tapos siguro mas okay na nasa original packaging siya, yung nakaback siya, tapos may mga stylo sa loob, I think okay lang naman yun. Hindi nyo kasi siya pwedeng i-hand carry, guys. Check baggage talaga siya. Okay, ano naman ang mga bawal or prohibited items either sa cabin baggage or sa check baggage? So, number one, any guns, firearms, or weapons, explosives and flammable substances, yan yung mga ammunition, grenades, gasoline, yung mga yan, bawal yan guys. Chemical and toxic substances, acids, corrosives or bleaching substances, mercury, chlorine, pepper spray, tear gas, bawal yung mga yan guys. Self-heating meals, so meals ready to eat, MREs or beverages with flameless ration heater, bawal yung mga yan. Infectious or biological hazardous materials, infected blood, bacteria and viruses, nako, bawal yan guys. Live plants and flowers, sorry, hindi rin siya pwede. Kasi ang dami nagtatanong guys, no, pwede ba magdala ng mga buhay na halaman or bulaklak? Hindi siya pwede guys sa check-in or sa cabin baggage ninyo. Pero pwede nyo siyang i-cargo, kontakin nyo lang yung AirAsia kung gusto nyo magpa-cargo ng mga ganyang halaman and flowers. Alright, so that is it guys for this vlog. Sana marami kayong natutunan sa vlog na to and sana nasagot talaga ng vlog na to lahat ng mga katanungan ninyo regarding sa policy ng AirAsia sa kanilang check baggage and cabin baggage. So, kung meron man kayong mga questions pa guys regarding sa AirAsia baggage policy na hindi na-discuss sa vlog na to, pwede nyo yung i-comment sa comment section below or i-DM nyo ako sa aking mga social media accounts and itatry nating sagutin lahat ng mga questions ninyo. So, ang social media accounts ko ay JM Banquicio on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. So, that is it guys. I-end na natin tong vlog na to. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please paki-like nyo naman guys and i-share nyo rin sa mga friends and families ninyo na magta-travel soon via AirAsia and gustong malaman yung updated policy nila. Also, subscribe na rin kayo guys sa channel ko and hit that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Para sa mga bago sa channel na to, I'm JF and I'm a travel content creator here in the Philippines and gumagawa ako ng mga travel vlogs, Boracay, nakapunta na tayo ng Coron, Siargao. So, visit nyo lang yung channel ko guys. Makikita nyo lahat ng mga travel vlogs natin. So guys, end na natin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!